Ama naming Diyos, aming pagtitipon, nawa kayo po ang siyang lumukob sa amin, ang karunungan niyong aming makita. At ang inyong patuloy na pagliligtas, hindi lang sa kapahamakan, kung hindi sa aming mga kamalian, sa pang-araw-araw na buhay ay amin, Panginoong, maranasan. Pinadalangin namin, Panginoon, ang inyong pong kalooban maganap sa pagtitipong ito, na kayo po, Panginoon, siyang maging guro at kayong maging tagapagpagaling namin sa iba't ibang uri ng aming mga kasakitan. Sa ngalan ni Jesus, aming tinatanggihan at pinapalayas ang anumang presensya ng masasamang espiritu. Ang mga gawain ito at pagsira sa katotohanan, we reject any forms of half-truths and lies in the name of Jesus. And we welcome you, Holy Spirit. Descend upon us, infill us, empower us, teach us. We seek you in Jesus' mighty name. Save yourself, shut up. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ang pamagat ng ating mensahe. Iligtas ang iyong sarili, itikom ang bibig. A witness can send us to jail by his word. Alam po natin na maraming nakukulong dahil sa sinabi ng mga saksi laban sa kanila. Subalit, hindi natin siguro lagi pong naiisip ito na tayo ang pinakamabisang saksi laban sa ating sarili. We can be the most devastating witness against ourselves, and that is through our words. Sa pamamagitan ng mga salitang ating binibigkas, tayo ay maaring maging saksi laban sa ating sarili. At ang buksan po ang ating mga Biblia sa Matthew 12:33-37. Kagagawa-gawa lamang po ng Panginoon ang isang himala at siya'y pinaratangan ng mga religious leaders na naiinggit doon sa kanyang himala sapagkat hindi nila kayang gawin yon, na siya daw ay nagpapalayas noong masasamang espiritu sa pangalan ng prinsipe ng mga masasamang espiritu. At sabi naman ng Panginoon, paano kung magagawa yon na magpalayas ng masamang espiritu kung masamang espiritu rin ang aking kapangyarihan, edi naglaban yung dalawa. Sabi niya, a house divided against itself will not stand. And then, the Lord went on to proceed with these teachings. Matthew 12:33-37. Make a tree good and its fruit will be good, or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. The good man brings good things out of the good stored up in him, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Sabi po ng Panginoon, napakalinaw, kung mabuti ang puno, mabuti ang bunga. Kung masama ang puno, masama ang bunga. At kung ano daw ang kalagayan ng espiritu ng isang tao, kung anong kalagayan ng kanyang puso, yun ang uri ng mga salita na lalabas sa kanyang bibig. At sinasabi po ng Panginoon dito, ipinagpatuloy niya na tayo'y mananagot sa bawat salita na namumutawi sa ating labi pagdating ng paghuhukom. Sa atin daw pong mga salitang sinasabi, tayo mapapawalang sala, o sa mga salita nating sinasabi, tayo ay mahahatulan at makikitang mapapatunayang nagkasala. The words of a man, ang kanya pong salita ay hininga ng kanyang espiritu. The word of a man is the breath, the exhalation of the spirit. Kaya sabi nga, kung ano ang puso, yun ang lalabas na salita. Kung ano ang laman ng puso, siyang mamumutawi sa ating bibig. Kaya kahit sa ating pang-araw-araw na buhay, napakadali na pagbigla tayong nagalit, yung totoong laman ng puso lumalabas. Halimbawa, nanunumbat, o nangungutya, o nangiinsulto. Talagang nasa puso na yon, naghihintay lang ng panahon na makalabas. Napakadaling malaman ang laman ng puso ng isang tao. Lalong-lalo kung mga teenager, kung sino yung crush nila, laging yun ang topic. Di po ba kung ano ang topic natin na gustong pag-usapan lagi? Kaya yan ba kotse, o bahay, o alahas, o damit, o fashion? Ibig sabihin yun ang laman ng puso. Kaya madali rin nating malaman kung ang laman ng puso natin ang Diyos, ang Panginoon, siya ang topic. Siyempre, kung anong paboritong topic, kung anong lumalabas sa bibig, yun ang nagpapahayag kung anong nasa kalooban.
At sabi, the good spirit brings out good words. The evil spirit brings out evil words. Kaya ang tanong natin dito, kung ang salita ay hininga. Alam nyo kung minsan, sinasabi sa atin ng mga experts, malalaman mo daw kung ang tao ay gutom dahil sa hiningan niya, maamoy mo. Napaka-acidic. Ipo ba? Pati kung ang kinain ay tamban o ano man, naaamoy sa hininga. Kung anong nasa laman ng sikmura, naaamoy. Di po ba? Do you have bad breath? Spiritually speaking. Ang lumalabas ba sa ating bibig tuwing nagsasalita tayo, puro mga pangit. Puro hindi mabuti. Pag may pinag-usapan tayong tao, lagi yung hindi maganda tungkol sa kanya ang lalabas. Samantalang mayroon din namang maganda. Because you know, every person has some good and bad points. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin sa kanya, lagi yung bad points, ibig sabihin, yun lang ang nakikita natin, yun lang ang laman ng ating puso. Kaya madali pong mag-self-analysis. Madaling siyasatin ang sarili kung nasaan ang ating espiritualidad. Spiritually speaking, do we have bad breath? Natatandaan ko sa isa sa mga mito na pinag-aralan sa high school, Ibong Adarna ba yun? O Florante at Laura? Mayroong mga tinatawag na mga nimpa, mga harpias, na nakamamatay ang baho ng hininga. Kaya, spiritually speaking, mayroong ganong mga tao, nakamamatay ang baho ng mga sinasabi natin tungkol sa ibang tao. Sila yung namamatay. Subalit, ang nakakatakot dyan, babalik sa atin ang ating mga binibitawang salita. So, yan ang unang tanong. Do I have halitosis? Do I have spiritual bad breath? Words are breath or exhalations of the Spirit. And words also are measures of what we will receive. Ang mga salita nating binibitawan ay sukatan kung ano rin ang ating tatanggapin mula sa ating Ama sa langit. So, blessing for blessing. Ang dibig na laging nagpo-pronounce ng blessing ay nakakatanggap ng blessing. Ang puso na pinagmumula ng maraming blessing ay tumatanggap ng blessing. Sabi sa Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Huwag daw magpapalinlang. Hindi maaaring paglaruan ng Panginoon. Ang tao ang kanyang itinatanim, yun ang kanyang aanihin. Sa lahat ng larangan niya ng buhay, maging sa pagsasalita, kung mahilig tayong mamintas, tayo'y mapipintasan. Kung mahilig tayong mangchismis, tayo'y machichismis. Kung tayo lumilikha ng mga istorya tungkol sa mga tao, yun din ang ating mapapala. Sinabi na, do not be deceived. Akala ng iba, pwede silang magtanim ng masamang halaman, tapos aalis sila ng mabuting bunga. Sinabi na ng Panginoon, hindi pwede kung mabuti ang bunga, dahil mabuti ang punla. At kung masama ang punla, masama ang bunga. Sa buhay ko, minsan nagtataka tayo, bakit kaya parang ang bigat-bigat naman ng buhay ko? Bakit yung iba ang gaan, ang luwag ng mga pagpapala? Bakit kaya sa akin parang sakal na sakal? Dapat tayong magsiyasat. Sapagkat ang sinabi, kung anong itinanim, siyang inaani. Kaya baka umaani tayo ng mga ganito dahil may tinanim tayong ganito. Hindi lang natin alam. Kaya ang sabi, do not be deceived. Kasi maraming tao ang akala nila sa sarili nila, napakabuti na, napakadakila na. Meron pa nga isang tao eh, nagbigay lang ng konting pandagdag sa matrikula ng isang taong estudyante ng isang semestre ko, ipamalita na ako nagpaaral niyan. Akala niya gano'n na siya kadakila. May gagawin tayong konting mabuti, akala natin gano'n na tayo kabayani. Kaya ang sabi, do not be deceived. Kailangan kilala natin ang ating sarili at alam natin kung saan tayo nakatayo. Bakit nga ba ganun? May taong ang luwag-luwag naman ang mga pagpapala at meron ang sikip-sikip. Eh siguro masikip din tayo sa pagbibigay sa pagpapala sa iba. Dahil lang sabi, a man reaps what he sows. So, blessing for blessing. Kaya maganda yung bibig natin. It's always saying a blessing, pronouncing a blessing, praying a good prayer for other people. Eh yung iba, sinasabi ng bibig, madapa sana siya, mabigo sana siya, magganito sana siya. Bumabalik yun. Because if you get blessing for blessing, you also get curse for curse. Kung tayo mahilig manumpa, sinusumpa si ganun, sinusumpa si ganyan, nag-iisip at naghahangad ng masama para kay ganun at para kay ganun, bumabalik yon. Lalong-lalo kung ang ginagawa natin ng ganun ay mga anak ng Diyos
for the Lord's anointed. Make sure that you do not pronounce evil words against the Lord's anointed. Sabi sa Genesis 12 verse 3, I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. Yan ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan, sa kanyang mga lingkod. Ang magpala sa inyo ay pagpapalain ko, at ang sumumpa sa inyo ay susumpain ko. Titiyakin natin yon. Ang dami-dami mga tao, paborito nila halimbawa ang chismisin. You know, the Lord's servants, si ganong singer, si ganyang Bible study leader, si ganong pastor, si ganong missionary. Titiyakin ninyo, lalo mga lingkod ng Panginoon. Siyempre, mga tao pa rin yan. Siyempre, may mga error yan, pero save yourself. Shut up. Because whoever God calls, God anoints. Whoever God anoints, God protects very, very jealously. Huwag tayong manghahas. Kung may pagkakamali, ipanalangin. Huwag pag-usapan. Kung may pagkakamali, tulungan. At kung maaari, kung gaano tayo kalapit, maaari nating paalalahanan. Pero huwag pag-usapan ng ating mga labi sapagkat ang bawat salitang namumutawi sa ating labi, especially if said maliciously, with evil intention na manira o sirain o kaya ay manirang puri o saktan, sabi ng Panginoon, I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. Tiyakin natin na yung binibitawan natin mga salita, pag bumalik sa atin, okay lang. Kasi bumabalik. Yung kasabihin ng mga bata, talbog sa akin, dikit sa'yo. Nangyayari yon sa ating salita. Kaya nakikita nyo, pag inobserbahan natin, yung mga tao humlalba ang susuplada, no, yung anak naman ni ganyan, ganito eh, ganyan. It's only a matter of time na nangyayari sa kanilang mga anak. Yung mga sinasabi nilang kapintasan sa anak ng may anak. I'm sure that if you are going to review, makikita nyo yan. Yung mga kung magsalita ang taas-taas, biglang lumalaglag. Kasi bumabalik. Yung mga nasabing, alin, kung ako, ganitong gagawin ko, dapat ganyan. Ba't hindi niya alam na dapat ganitong gawin? Tapos biglang mangyayari sa kanya, hindi rin niya magagawa. Ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig, nagiging sukatan kung ano ang babalik sa atin. Ang Biblia po, mga kapatid, punong-puno ng salita at turo tungkol dyan sa careless tongue, sa careless lips, kung bakit yung dila ay parang dalag na nagpupumiglas hanggang hindi na ibubulgar ang sikreto ng may sikreto, hindi matahimik. Hanggang hindi na ibubulalas ang inis dun sa isang tao, hindi magkaroon ng kapayapaan. Hanggang hindi nakapaninira, hanggang hindi na pag-uusap-usapan at napagpipiestahan ang mga lihim at kabulukan ng kapwa, bakit hindi matahimik? Subalit itinuturo yan sa Bible. And you know, the tongue will also get judgment for judgment. Anong sabi sa Matthew 12:37? Binasa natin, for by your words, you will be acquitted. And by your words, you will be condemned. Sa Matthew 7:1-3, inireflect po the same truth. Matthew 7, verses 1-3. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured to you. Napakahalaga po yun. Pagka merong pagkakamali ang isang tao at agad-agad natin ibinobroadcast, pag nagkamali tayo, mabobroadcast din yan. Pagka may kakulangan ng isang tao at agad-agad natin siyang inuhusgahan, ganun din ang mangyayari pag meron tayong pagkukulang. Subalit kung meron tayong pinagtatakpan, hindi naman yung kukonsintihin mo yung mali. Subalit pinagtatakpan mo from unnecessary, needless exposure. Dahil hindi naman kailangan, ganun din ang mangyayari sa atin. Kung may pinagmamalasakitan tayo, may magmamalasakit sa atin. Pero tatandaan ninyo ito, mga kapatid at mga kaibigan, bawat taong ating sinusugatan, sinasaktan, sinisira, yan ay babalik sa atin. Lalong-lalo dyan ay ginagawa ng ating bibig. Kaya ang sabi ng Matthew 7, huwag kang manguhusga sapagkat uhusgahan ka rin. At ang panukat na ginagamit mo sa iyong kapwa, yun din ang panukat na gagamitin sa iyo.
Kaya pagka meron po tayong mga gustong pag-usapan ng tao, isipin nating tayo yung tao na yon. Diba, meron akong gustong ito. Pag-usapan natin si person A, pero imagine ko muna, ako si person A. Gusto ko ba na itong mga sasabihin ko tungkol sa kanya ay sabihin tungkol sa akin? Sapagkat kung paano tayo nag-uusap tungkol sa kanya, ganun ang balik sa atin nun. The Lord is very clear. Proverbs has a lot of teachings about this. So many. What words have you been giving away? Remember that the spoken word has power. It boomerangs. Kaya sinasabi rin sa Bible, huwag mo sasabihin sa kapwa mo, you fool. Because you judge yourself. Why? Because the moment you tell a person, you are a fool, it means that you are wise. That the speaker is wise. And because the speaker is wise, it means that the speaker knows what is right to do. And the moment he fails to do what is right to do, yung judgment niya sa fool, babalik sa kanya. Kasi siya na yung fool. Bumabalik. Kaya sabi, mag-ingat. Mag-ingat sa mga salita. Huwag maggaling-galingan. Pag nagkakamali ang tao at nadadapa, huwag sabihin, kita mo, buti pa ako, hindi ako nadadapa. Kundi, pray for people. Support people so that they will be able to go up again. But the moment that you feast on people's mistakes, it's only a matter of time bago ikaw naman ang maging object ng feast ng iba. Words are liabilities in God's court. Pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, at tayo naman, tayo mga Christian, sabihin natin, saved na ako, meron pang isang second judgment. Yung first judgment, sige, taga-heaven ka na, kung saved ka na. Pero may second. At yun yung awarding ceremonies. Meron ding second judgment yung mga hindi saved. Yun naman yung i-determine kung gano'ng kainit ka, saan ka ma-assign ng mga pinakamainit na kwarto sa hell or whatever. Kasi God is a God of justice. Alam naman, pare-pareho na lang yung saved, pare-pareho yung unsaved. Siyempre, merong second judgment, yun ang tinatawag na second judgment sa scripture. And words are liabilities. Pampabigat at malaking dalahin ang bawat salitang ating sinasabi. Sabi sa Matthew 12:36, but I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. Anong careless word? Careless when it comes to taking care of people's reputations. Remember na ang context nito, yung mga tao pinararatangan ng Panginoon na ang kanya daw mirakulo ay galing sa masasamang espiritu. Sinabi pa nga doon, ang kasalanan laban sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Ano yung context? Yung ginagawa ng isang tao na mabuti in the name of God, sasabihin mo, masama ang intention niyan. Galing yan sa demonyo. Yung mabuting gawa, yung ipinagagawa ng Espiritu, pararatangan natin na masama na gawa o masama ang intention, we are speaking against the work of the Holy Spirit. At maraming mga ganun. Napaka-judgmental. Kumisan makakita lang ng agong, katulad ng mga nakasabi dito, ay, evil. Work of the devil. Demonic ang music. And if you are playing it for the Lord and you are inspired by the Holy Spirit to play it, they are judging the work of the Holy Spirit. Napaka-delikado ng ginagawa ng mga self-righteous people who think that they know everything and they know the best and they are the most righteous and they are the most knowledgeable on scripture, that everything that other people does, they call demonic. May miracle na pala na totoo yung Holy Spirit sa kabilang church, sasabihin pa nitong ultra-conservative church, work of the devil yan, work of the devil. Meron pa kayang mas malinaw na work of the devil kundi yung judgmental spirit? Meron pa kayang mas malinaw na work of the devil kundi yung self-righteousness na siyang kasalanan ng mga Pharisees, na siyang muhing-muhi ang Panginoon? Mabuti pa yung mga prostitute, very tender ang words ng Panginoon sa kanila. O sige, huwag ka na magkasalang muli, go and live in peace. Pero yung mga priest and Pharisees, yan ang sinisigawan ng Panginoon. You hypocrites, you brood of vipers, kung ano-ano mga itinatawag sa kanila. Sapagkat ang kasalanan nila, judgmentalism. They think that they are holy and that they are holier than others. And because of that, they are entitled to utter all kinds of judgmental words against other people. And this is what God hates.
Siyempre, meron naman talagang work of evil. Meron naman mga healing-healing na kunwari, work of evil talaga. Pero bago nyo naman bibitawan ang inyong sentensya, mag-ingat at pag-aralan yan. Because you might be judging the work of the Holy Spirit. Sabi sa Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. So kung unsaved person, tas ang dami-dami rin mga salitang sinabi, mas maraming punishment yun. Ngayon, saved ka na, born again, pero ang dami-dami mo pa rin unnecessary words, probably less rewards. Meron pa rin kabayaran ang iyong kadaldalan. Kaya ang napakagandang alalahanin, mga kapatid, minimize your self-incriminating words in God's court. Say less. Mabuti yung hindi laging madaldal kung minsan napagkakamalampang matalino. Pagka hindi ka kumikibo, sinusukat-sukat ka ng iyong kapwa, akala ang lalim mo. Yung pala, hindi naman talaga. Kaya lang pag nagsalita, tatlong words pa lang, naku, alam mo na kung gaano kababaw. Ang problema sa mabababaw, wala silang kamalay-malay na mababaw sila. Kaya ipina-advertise nila ang kanilang foolishness by speaking quickly and by speaking a lot. Kaya ang sabi, when words are many, sin is not absent. Ang babantayan natin, words against other people. At mas babantayan natin yung words against God's people. Yung mga anak ng Diyos, mga kapatiran. At mas mataas na pagbabantay, words against God's anointed. Those that He has called. Bayaan nyo ang Diyos ang mag-deal. Pwede bang magpabaya ang Diyos, lalo sa mga tinawag niya? Si Moses nga eh, nagkamali, hindi nagustuhan ng Panginoon ang pagkakamali niya. Hinampas niya yung bato, imbes magsalita lang siya para lumabas ang tubig. Na-disqualify, pumasok sa promised land. Marunong ang Panginoon na mag-deal sa kanyang mga anointed. Hindi natin trabaho na gumawa ng dealing na yun. Dapat siya. Sapagkat kung inaako natin yung gawain ng Panginoon, nanganganib tayo na maging judgmental at tumalbog at dumikit sa atin yung mga judgment at mga salita na ginagawa natin laban sa mga lingkod ng Diyos. Mag-ingat. Words reveal the condition of a man's heart. Your mouth and your words will testify for or against you. Kaya nga po, tulad ng binanggit kanina, ang isang pinakamagandang paalala para maging maingat tayo sa mga pinag-uusapan natin ganito. Bago tayo magsalita, o kung nagsasalita na tayo, tumigil at sabihin natin, teka, kung ako yung pinag-uusapan, gusto ko ba ang takbo ng usapan na ito? Dahil kahit hindi tayo yung pinag-uusapan sa oras na yon, darating ang panahon na mababaligtad yon. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. But, as we have said, kung ano ang kondisyon ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kaya kahit anong mouthwash ang iyong gawin, di po ba? Kahit anong sepilyo, kahit anong mumog ng mga kreolina at mga asido ang gawin natin, if what is inside is rotten, it will still come out. So anong mahalaga? We need a change of heart. Hindi lang change of vocabulary, hindi lang change of words, but a change of heart. Sabi sa Ezekiel 11:19-20, sinasabi ng Panginoon concerning His people, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. They will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Maaari nating hingin sa Panginoon na palitan ang ating puso. Ang pusong bato na gawing isang pusong malambot at masunurin sa gawain at sa kanyang utos. So if needed, let us ask for a new heart. Let us be silent before the Lord. Siyasatin natin ang ating sarili sa tulong ng Espiritong Banal. Kung saan nga ba tayo nakatayo when it comes to our words? What kind of words do we say about our loved ones, about our friends, about people that we don't like? Every careless word will have to be accounted for. At kung tayo ay merong tendency na laging mamintas, magsalita ng masakit, magsalita ng nakakasira, hingin natin ang tawad sa Panginoon. Sino mang ating sinisira at sinasaktan,
ang Diyos ay nasisira at nasasaktan sapagkat anak niya yon, mahal niya yon, alang-alang sa Diyos. Dapat lalo tayong maging maingat. At kung kilala natin ang ating sarili na talaga namang tayo'y mahilig makipagkwentuhan ang mga ganyang uri ng salita, mahilig tayong mag-usap-usap tungkol sa kapwa-tao, humingi tayo sa Panginoon ng bagong puso. Hindi lang mga babae ang guilty dyan, maraming lalaki, simple lang magdala, pero ganun pa rin, chismoso. Kailangan nating ihingi ng tawad. Hingi tayo ng kapangyarihan sa Panginoon na malupig ang bibig na ito. Sabi nga, lahat daw ng mababangis na hayop na paamo, subalit ang dila, napakahirap paamuin. Sa ilang saglit tayo manalangin ng personal at mamaya-maya mananalangin tayong sabay-sabay. Salamat nga po, Amang Diyos, at maaari kaming magbulay-bulay at mapapaalalahanan tungkol sa mga salita na lumalabas sa aming bibig. Siya sa atin mo kami, Panginoon. Sa paghingi po ng tawad ng bawat isa, sa personal na paraan, igawad mo po ang iyong mayamang pagpapatawad. Linisin ng aming bibig, aming puso, ang pinanggagalingan ng lahat ng mga salitang hindi kalugod-lugod sa inyo. Habang lahat ay nakatungo, nais ko pong ipanalangin ang mga kapatid na nais na ialay, muling ialay, isuko sa Panginoon ang kanilang mga salita. Maaring itong ating bokabularyo, maaring mahilig tayo magsalita ng mga hindi mabubuting salita, out of habit, o kaya sa pagsiyasat natin sa ating sarili, nakita natin isa yan sa ating kahinaan na mahilig tayong makinig sa mga sinasabi ng iba na mga pangit na mga salita tungkol sa ating kapwa. O tayo man mismo mayroong hilig. Subalit ngayon nais yung isuko ito sa Panginoon. Hindi na tayo maghihintay pa ng judgment day, kundi ngayon na. I like to pray for you. You stand where you are and recognize before the Lord that this is sin, that this is a weakness, and that you like to be changed by God. And the Lord is going to make a miracle and touch you and heal you. This is from the evil one. And the Lord likes you to surrender. Sino man ang nais maipanalangin, nagsasabing, Lord, isinusuko po ang aking bibig. Maging ang mga habitual words na sinasabi kong walang kwenta. Maging ang aking weakness. Nahilig magsalita o makinig ng mga salitang hindi magaganda. Mga malalaswa, mga malicious, nakakasira ng puri. We're going to pray. Stand up. Recognize that you need God. And the Lord is going to heal. The Lord loves to cleanse our mouth. Our tongues. The Lord likes to heal us. You don't have to carry unnecessary luggage. You don't have to carry so much in the judgment day. The Lord can heal. The Lord can touch our tongue. And the Lord can forgive. Amang Diyos, saksi po kayo at nakikita niyo ang puso ng bawat isa. Kumikilala ng isang pagkakamali. Pagkakamali na maaaring nangyari dahil ibig o kami patuloy na nadadaya ng kaaway. Ano man ang dahilan, Panginoon, sa paghingi ng tawad ng mga kapatiran, igawad niyo po ang iyong pagpapatawad na matagal niyo nang ipinangako at natupad na noong pamang ang Panginoong Jesus na iyong anak ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Lord, I pray on behalf of everyone standing up before you, let your forgiveness not only be felt, but be experienced and become the power of each one standing up before you. Sa paghingi, Panginoon, ng iyong pagpapala, ang aking dalangin, hipuin mo ng iyong mapagpalang kamay, dampian niyo po ng inyong daliri, ang dila ng bawat isang ngayon sumusuko. Linisin ang espiritong banal. At Panginoon, nawa manahan kayo sa aming puso ng lubus-lubusan, sa aming kalooban, sa aming damdamin, sa aming isip. At nang sa gayon, hindi lang kailangang magpigil kami na huwag magsalita ng pangit, kung hindi talagang mawala yung pinanggagalingang ugat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, binubunot ko ang ugat na pinanggagalingan ng lahat ng hindi mabubuting salita sa lahat ng bibig na tumitindig sa iyong presensya. At ito, Panginoon, pinapalitan namin ang mabuting punla ng Espiritu. Ng Espiritu ng pag-ibig, Espiritu ng pagpapatawad, Espiritu ng contentment, O Lord, at aming tinatanggihan, we reject and rebuke all spirit of jealousy, all spirit of anger and envy, which is the root of a lot of criticisms. And Father, we claim your peace, na magiging sapat sa amin ang iyong salita, ang iyong pagpapala, at magpapa
tawad kayo, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. At inihingi ko, Panginoon, na bibigyan mo kayo ng puso na nakikipagdiwang sa mga nagdiriwang, na hindi kami, Panginoon, maiinggit. Panginoon, magkakaroon ng puso na nakikidalamhati sa mga nagdadalamhati, na hindi namin ipagkakatuwa ang mga pagkakalugmok maging ng mga taong gumagawa sa amin ng mali. Kundi bigyan mo kami, Panginoon, ng Espiritu na nagmumula sa iyong anak na si Jesus, na kung kahit siya ipinapako, ipinananalangin niya ang mga nagpapako sa kanya. Panginoon, ito ang aming hinihiling. At ang bibig na ito, aming iniaalay sa Panginoong Jesus. We reject, rebuke, and drive away any presence and any attempt of the evil one to be the Lord of our lips and to be the Lord of our mouths. And we welcome you, O Father. And you, O Lord Jesus, we enthrone as the Lord of our mouths.